Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Today is a Thursday, 18 of November. So ngayon, ang aking topic ay yung itlog ng golden snail kohol o tinatawag na sa amin dito ay kohol yung sa ibang tawag nito yung pumisiya, kanali, kulata. So ito ngayon ang golden snail kohol eggs. Sila sa isang clutch minsan ay mayroon dito ng 20 to 50 eggs. Pero hindi lahat ng itlog ay mabubuo o mabubuhay o maging young snail dahil yung iba dito hindi fertile. Sa pag-itlog naman ng mother snail kohol, depende kasi sa isang lugar. Kung doon sa temperate climate, yung region, yung kwandoon, yung kohol nila ay mangitlog in every 10 to 20 days. So malayo ang agwat, hindi kasiado sila makapag-propagate dahil medyo malayo, kaya hindi sila masyadong marami. Pero dito sa isang lugar na tropical country katulad ng Pilipinas, ang kohol ay nangitlog sa isang linggo dalawang beses, kasi 4 to 7 days, sa apat na araw at saka sa pangahuling araw nag-itlog sila. Kung maraming kohol dito, gabi-gabi ay mayroong itlog na mailabas nila. Yung mother snail kohol, pagkatapos ng pagli ng eggs ay nanghihina siya at magre-regain siya ng panibagong strength, o kaya matakaw siya sa mga young leaves katulad ng bagong plant na palay o yung humay. Yan, pisain natin to siya. Yan, pisang-pisa. So yan, ang kohol, nangitlog yan sila sa mga ganyang uri. At saka hindi sila naglilay ng egg dito sa watery section. Dito talaga sila akyat sa puno nang hindi naabutan ng tubig. Kasi kung maabutan sila ng tubig yung isang itlog ng kohol, ay hindi siya ma-hatch. Ika nga, kasi basang-basa siya, kailangan talaga niya ng tulong ng araw upang ma-hatch siya. At saka hindi yan sila, pagkatapos ng pag-hatch niya ng mga itlog na yan, ay mamumuti yan. Yung matitira yung bahay ng, o yung shell ng kohol, yung puti na wala na yung pink color. At saka yung mga itlog na yan, yan ang mas magandang puksain kumpara doon sa mga mother snail kohol. Sa mga farmers, kung ang pinupuksa nila ay yung isang nanay ng kohol, so mahirapan sila sa pagpuksa dahil sa dami-dami nila ng kohol at sa nakapagpangitlog na sila, mas maganda talaga na doon ka na magpisa sa mga young o yung mga lay na eggs na kohol. Katulad nito, pisain mo siya, so mas madali silang mamatay, dahil kung isang pisa lang, kung mayroon siyang mabubuhay na 20, so isang pisaan lang, mayroon ka ng 20 na eliminate na kohol. Kaysa doon sa mother, isang pulot, isang pisa, yun lang. Ito ang kaibahan dito sa kohol. Kung hindi talaga masyado siyang makontrol, o talagang hindi na talaga nakukontrol, ginagamitan na talaga siya ng bayunit, yung para talaga sa kohol. Yun ang ginagamit ng bayunit na pellets. Yung pellets na yan ay good for 2 weeks upang siya ay tuluyan na siyang madissolve o malusaw sa tubig. Yung pellets na yan, hindi yan siya madissolve sa tubig sa isang lugar kung walang tubig. Kailangan talaga doon siya sa may tubigan, ihagis upang madissolve. Kasi yung mga kohol na yan, sa kwampa sila, nagpropagate pala, nagmating, doon yan siya sa tubigan, hindi yan sa mga sa walang tubig. Kaya doon sila nag-ipon-ipon sa mga tubigan at doon mo buhusan ng pellets, yung bayonet, para doon sila mamatay. Kasi doon sa walang tubig, yun ang breeding ground nila. Doon sila akyat sa walang tubig. Pero doon sa pagparami, doon sila sa mga tubigan, kasi doon sila nabubuhay sa may tubig. So ito yung mga kohol na yan, ito ang pisain talaga. Yan, malutong. Malutong dito kasi sa tropical area, yung kohol ay masyadong invasive. Ito yung sakit na nagbigay ng
sa mga farmers upang mahirapan sila dahil kung wala naman ang alcohol na ito na nakarating dito sa Pilipinas, maari ang mga farmers dito ay hindi masyado silang nahirapan. Pero kung nandyan sa isang... So katulad dito, yung itlog ay napipisa na, kung baga matured na siya, kaya naging young kohol na siya, young snail. Ito yung nangyari. Yan, may mga puti-puti na. So ang ibig sabihin ay napisa na sila lahat, at saka mayroong natirang kung isa o tatlo, tatlo na pink. Yang natira na yan ay hindi yan siya fertile. Kaya yun ang dahilan na pag magli sila ng itlog, hindi lahat ng itlog ay mapipisa. Kaya 50-50 na ang lahat ay maipisa, o 50-50 na ang kalahati lang. Yun lang ang dahilan sa isang... This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog. And don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pal. See you and God bless us all and bye-bye. Labo na ito ay nakawala. At mahirap na kasi kung pumunta rito siya sa aming nursery plot, baka kainin yung aming mga bagong tanim na palay. Kaya itaboy ko muna siya. Naputol muna ang aking ito. Sa mga gibiya ang mapuning waihigot. Uy, ito sa damuan. Ito. Ha. Ito yung aking kwan ngayon. Ano yun? Puto bamir. Ito. Hey. Nakawala. Yung kalabaw, nakawala. Doon kasi siya kumakain sa... Ito, sa akit. Saka. Yun. Ayan. Sayang naman kasi kung hindi ko yan bugawin yung kalabaw na yan, eh kung pupunta doon sa aming rice plot o nursery, malugi kami kasi yung kwa namin ay nalinis na at panibago naman uli ng paggawa ng rice seeds. Yung pag-prepare pa naman yan ay matagal-tagal.